Hello! Welcome back to my channel. I'm Dr. Dave Jeffrey Camposano. Our topic for the discussion today is all about evaluating limits of algebraic functions. So in this topic, we are just going to substitute the value of x into our given algebraic functions. So kapag ang nangyari sa atin is naging 0 over 0 or undefined, that is what we call indeterminate forms. So if you say indeterminate forms, hindi natin siya ma-determine kung ano ba talaga yung limits niya, no. So ang gagawin natin is we are going to manipulate it using algebraic manipulation, no. So pwedeng i-factor or kung anumang technique ang pwede nating gawin. So yan, ma-encounter natin yan sa mga problems natin. Let us try to answer number 1. Number 1. The limit of x squared plus 3x minus 7 where x approaches negative 2. So, ang pinakauna natin gagawin dito, guys, is just simply substitute the value where x approaches, no? It is approaches to negative 2. So, substitute lang natin. We have negative 2 squared plus 3 times negative 2 minus 7. So, ganun lang gagawin natin, guys. Lahat ng x, papalitan natin kung ano man yung value dito. Okay? So, we have what is negative 2 squared? That is 4. So, 4. Then, this is negative 6. Negative 7. So, our final answer will be negative 9. So, this will be our final answer. So, ganun lang siya kadali. Okay? Kung hindi siya magiging indeterminate. Nagkakaroon naman ng medyo nagiging mahirap lang naman to kapag indeterminate tayo, no? Next, number 2. So, yan, number 2. Limit of s squared minus s minus 1 all over s plus 1 where s approaches positive 3 or where s approaches 3. So, ganun ulit. Substitute lang natin. So, we have 3 squared minus 3 minus 1 all over 3 plus 1. So, yan. Simplify natin. What is 3 squared? That is 9. 9 minus 3 minus 1 all over 3 plus 1, that is 4. So, yung numerator, pag sinimplify natin, that is 5 over 4. So, ganun lang siya kadali. Okay? Okay, next, number 3. Limit of 4x minus 5 all over 2x plus 1 where x approaches 0. So, katulad ng solution natin, substitute lang. 4 times 0 minus 5 all over 2 times 0 plus 1. Simplify natin. So, 4 times 0, that is 0. 0 minus 5 all over 0 plus 1. So, 0 minus 5, that is negative 5. All over 1 or negative 5. So, sagot natin dito sa number 3 is negative 5. Okay? So, proceed tayo sa susunod. Next, number 4. Ito, example to ng indeterminate. Limit of x squared minus 9 all over x minus 3 where x approaches 3. So, pag sinabi natin indeterminate, ito is yung nagiging 0 over 0 or undefined or kung wala tayong value nakukuha, no? So, tignan natin. Kapag nag-substitute tayo ng value ng x which is 3, approaches 3, so magiging ano tayo dyan? 3 squared minus 9 all over 3 minus 3. So, kung mapapansin nyo, what is 3 squared? That is 9 minus 9 all over 3 minus 3. So, yan. 0 over 0. Ito yung example lang ating indeterminate forms. Okay? So, yan. So, kapag ganito ang case natin, guys, gagamit na tayo ng manipulation. So, yan yung mga skills natin sa algebra. Pwedeng irrationalize natin kung may radical or pwede natin i-factor. Tignan natin. So, pagbasta nyo mabuting given natin, ito is factorable, right? Difference of 2 square. So, yan. Pag finactor natin yan, ang given natin is magiging limit of x plus 3, x minus 3, all over x minus 3, where x approaches
3. So kung nalilito kayo sa factoring, meron din tayong video niyan, no? So browse niyo lang sa channel natin, yan makikita niyo may yung iba't ibang uri ng factoring kung nalilito tayo. Then yan, makikita niyo pwede natin tong i-cancel. Okay, kasi pareho naman 'yon. So magiging given na lang natin diyan is limit of x plus 3 where x approaches 3. So yan na. Substitute natin yung given. So that is 3 plus 3. So our limit now is 6. So that will be our final answer. So ganyan kapag indeterminate, gagamit lang tayo ng mga manipulation, no? Okay, next, number 5. Ito, indeterminate kaya to. Siyempre, katulad ng sinabi ko sa inyo, substitute lang muna natin para malaman natin kung indeterminate, no? The limit of square root of x squared minus 2x plus 3 all over 3x minus 1 where x approaches 1. So, ganun ulit ang gagawin natin. Substitute lang natin. We have the square root of 1 squared minus 2 times 1 plus 3 all over 3 times 1 minus 1. So, simplify lang natin. What is 1 squared? That is 1 minus 2 plus 3 all over 3 times 1, that is 3 minus 1 is equal to, ayan. So numerator, pag sinimplify natin, that is 2 all over 2. So 2 over 2 is 1. Square root of 1, what is square root of 1? That is 1. So our final answer for number 5 is 1. Okay, next, number 6. The limit of square root of x minus 2 all over x minus 4 where x approaches 4. So yan, kitang-kita natin sa given natin na this is 0 over 0. Ito, kita, pagmasdan nyo to. Kapag nag-substitute kayo ng 4 dito, 0 na kagad siya. Pero proper pa rin yun na kailangan i-substitute muna natin para ma-check natin. Baka kasi mamaya may value namang lumabas, di ba? So pag sinubstitute natin yan, square root of 4 minus 2 all over 4 minus 4. What is square root of 4? That is 2. So 2 minus 2 all over 4 minus 4. Our answer will be 0 over 0. So this is an example of indeterminate form. So ibig sabihin, kailangan natin gumamit ng manipulation. So paano natin gagawin yan? Gagawin natin yan is through rationalize, irrationalize natin. Alin? Yung numerator, kasi meron tayong radical dito eh. So alam naman natin, pag nag-rationalize tayo, pinapalitan lang natin yung sign nito. Minumultiply natin siya. So pag minus, magiging plus. So this is what I mean. We have the limit of square root of x minus 2 all over x minus 4. So rationalize tayo. Rationalize. So, ang gagawin natin, ita-times natin siya. Ira-rationalize natin yung numerator. Square root of x plus 2 all over square root of x plus 2. Okay? So, I hope alam nyo na yan sa algebra, no? So, yung numerator, i-multiply natin. Ito, where x approaches 4. Simplify muna natin yung numerator. Gamitan natin ang FOIL method. Ayan, no? So, ito, pag tinimes natin dito, square root of x times square root of x, that is x. Okay? So, x, tapos ito, magiging plus 2 square root of x, tapos dito, minus 2 square root of x, tapos yung sa dulo, minus 4. All over, so, itong numerator, pwede na natin siyang kopyahin. X minus 4 square root of x plus 2 where x approaches 4. Sir, bakit hindi nyo sinimplify yung denominator? Kasi yan, may purpose yan later. Tignan nyo. Pag sinimplify natin to, ito, makakancel yan. Okay? So, magiging limit of x minus 4 all over x minus 4 times square root of x plus 2 where x approaches 4. So yun, ito kasi makakancel yan.
Okay, so dahil na-cancel yan, walang natira sa numerator, always remember that is 1. Pag walang natira, that is 1. It's either numerator or denominator, no? So, 1. So, ang pinaka-given natin, guys, is magiging limit of 1 all over square root of x plus 2, where x approaches 4. Okay? So, yan. Pwede na. So, we have 1 over, substitute natin ha, 1 over square root of 4 plus 2. So, dito tayo, pagkasyahin na lang natin. Okay? So, 1 over, what is square root of 4? That is 2. 2 plus 2. So, our final answer is 1/4. Okay? So, this is our final answer. So, yon guys. Ito yung sample natin sa number 6. Ang ginamit nating manipulation dito is rationalize. Kailangan i-recall natin yung paano nga ba mag-rationalize. Di ba? Okay? So, 1/4 is our final answer for number 6. Okay, next, number 7. The limit of square root of t squared plus 2t plus 1 all over t squared plus 5t plus 6 where t approaches 1. So, ganun ulit. First step, substitute muna natin. So, we have 1 squared plus 2 times 1 plus 1 all over 1 squared plus 5 times 1 plus 6. So, simplify natin yung numerator. Magiging 1 squared 1 plus 2 times 1, 2 plus 1. All over 1 plus 5 plus 6. So, yan. Hindi siya naging 0 over 0. So, hindi siya indeterminate. So, 1 plus 2 plus 1, that is 4. All over 1 plus 5 plus 6, that is 12. So, yung value natin sa loob ng radical, pwede siyang isimplify. Pwede siyang i-lowest term. So, magiging 1/3, square root of 1/3. Or, eto, pwede na to, no? Or, pag pinarationalize natin yan, so, magiging ganito yan, pag nirationalize natin, no? Square root of 1 over square root of 3 times square root of 3 over square root of 3. So, pag tinimes natin yan, magiging square root of 3 over 3. So, depende kung ano yung hinihingi sa inyo, kung kailangan bang irrationalize. Pero ito, pwede na rin to, no? Okay? Either man dyan sa kanila. So, that is our number 7. Next, ito. Number 8. The limit of x squared plus 5x plus 6 all over x plus 2 where x approaches negative 2. So, ito, kita pa lang natin sa given na sa pag nag-substitute tayo ng negative 2 sa denominator, magiging 0 siya. Okay? Pero pakita muna natin. Kailangan maipakita nyo munang indeterminate form siya bago kayo mag-manipulate, no? So, we have negative 2 squared plus 5 times negative 2 plus 6 all over negative 2 plus 2. So, numerator magiging 4 minus 10 plus 6 all over negative 2 plus 2. So, kitang-kita 0 over 0, indeterminate form. So, ano kayang gagawin natin? So, yan. Hindi naman natin siya irrationalize kasi walang radical sign. So, isa sa another technique na pwede natin gawin is yun, ipa-factor natin. Numerator is factorable, right? So, yan. Factorable naman ang numerator natin. So, we have, ano kayang factor niyan? X plus 3, X plus 2. All over X plus 2. Where X approaches negative 2. So, ito, makakancel. Cancel. So, matitira lang sa given natin is the limit of X plus 3 where x approaches negative 2. So, substitute na natin. So, pag sinubstitute natin yan, we have negative 2 plus 3. So, negative 2 plus 3 is 1. This is our final answer for number 8. So, ganun lang siya kadali. Kailangan magaling lang yung foundation natin sa algebra. Okay? Okay, next. Number 9.
Last two, 10 lang yung problems natin ngayon. Pero marami yun, di ba? At least, iba't ibang variation yung makikita nyo. Iba't ibang sample, no? Mas maraming example, mas maganda kasi mas marami kayong mapagbabasihan, no? Number 9, the limit of 3x squared minus 8x minus 16 all over 3x squared minus 9x plus 4 where x approaches 4. So, ganun ulit ang gagawin natin. Substitute natin. We have 3 times 4 squared minus 8 times 4 minus 16 all over 2 times 4 squared minus 9 times 4 plus 4. Okay? So, simplify natin. Slowly but surely. Exponent muna. Simplify natin. So, we have 16. 4 squared is 16 minus 8 times 4 minus 16 all over 2 times 16 minus 9 times 4 plus 4. So, yan. What is 3 times 16? That is 48. Minus 8 times 4, that is 32. So, minus 32 minus 16 all over 32 minus 36 plus 4. Ayan. This is an example of indeterminate form. Bakit? Kasi magiging 0 over 0. So, yan. 0 over 0. So, ibig sabihin, kailangan nating i-manipulate. So, ano kayang gagawin natin? Hindi naman siya pwedeng irrationalize. So, it's kung hindi pwedeng irrationalize, factoring. So, numerator is a factorable. Denominator is factorable. So, yan. Kaya pinag-aralan nyo yan sa pre-calculus, no? Factoring. Kasi, isa yan sa foundation ng calculus. Kailangan, sa algebra, kailangan magaling tayo doon, no? So, yan. Ano kayang factor niyan? So, ang factor ng numerator is what? That is 3x plus 4 times x minus 4 all over sa denominator, that is 2x minus 1 then x minus 4 where x approaches 4. Again, kung medyo nalilito kayo sa factoring, kung paano yan nakuha, i-browse nyo lang yung channel ko. May makikita kayong topic doon about factoring. So, yun, makakatulong sa inyo yun, no? Okay? So, yun yung factor nyan. Or factors, no? So, we have, kung mapapansin nyo, may makakancel tayo. Ito, cancel. So, matitira na lang sa atin is limit of, limit of 3x plus 4 all over 2x minus 1 where x approaches 4. So, yan. Substitute na natin. 3 times 4 plus 4 all over 2 times 4 minus 1. This is 3 times 4, 12 plus 4 all over 8 minus 1. So, numerator that is 16 over 7. So, our answer for number 9 is 16 over 7. Okay? So, last number. Number 10. Ayan. The limit of t cubed plus 8 all over t plus 2 where t approaches negative 2. So, obviously, makikita nyo indeterminate form ulit yan. Bakit? Kasi kitang-kita sa denominator na magiging over 0 siya. Of course, kailangan natin ipakita. No? We have negative 2 cubed plus 8 all over negative 2 plus 2. What is negative 8? Negative 2 cubed, that is negative 8. So, negative 8 plus 8 all over negative 2 plus 2. So, that is 0 over 0, indeterminate form. So, ano kayang pwede natin gawing manipulation? Factoring ulit. So, numerator is factorable, that is sum and difference of perfect cube. So, pag pinactor natin yan, magiging factor yan is the limit of t plus 2 t squared minus 2t
plus 4 all over t plus 2, where t approaches negative 2. Ito, makakancel yan. So, matitira lang sa given natin is the limit of t squared minus 2t plus 4, where t approaches negative 2. So, substitute na natin, negative 2 squared minus 2 times negative 2 plus 4. So, we have, what is negative 2 squared? That is 4. Negative 2 times negative 2, that is 4. So, plus 4. Plus 4. So, yan. 4 plus 4 plus 4, that is 12. So, our answer for number 10 is 12. Okay? So, kung titignan nyo, guys, yung topic natin is madali lang naman siya. No? Isa-substitute nyo lang kapag hindi siya naging 0 over 0 or undefined. So, that is the answer. Pero, pag naging indeterminate form, so, gagamit lang tayo ng manipulation. Usually, factoring lang naman yan eh. Factoring or rationalize kapag ka may radical sign, no? Okay? So, huwag kayong malilito, ha? Okay? Practice lang tayo ng practice. Slowly but surely. So, that's all for today. Thank you. Have a nice day. Keep safe, everyone. Bye-bye.